Hello, 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 guys. This is Father Joel. And today, on our 11th anniversary of priesthood, this will be the content of my vlog. Ano ba ang nangyayari sa buong maghapon ni Father Joel? Ngayon ako'y mag-isa. Pero hindi naman tayo malungkot sapagkat kasama natin ang puso ni Jesus. So, syempre, this is a day in the life of Father Joel. Hindi ko na isasama sa inyo, pinakita pala, yung mga paggising at yung mga private activities and preparation day for the day. But for today, samahan niyo akong magbukas muna ng simbahan. So, alas 7 na ng umaga, pero medyo madilim pa dahil na po winter dito. So, ang misa ko po dito mamaya ay 12 noon pa, pero meron kaming 10 a.m. holy hour. Kaya ang unang misa ko muna ngayon ay sa school. Yan. Nakapagbukas na tayo ng ating simbahan. Ito yung isa pang parokya namin, ang Holy Family Church. Yung isa kanina, St. Joseph Church. Dalawa po kasi ang aming simbahan dito. Yeah. Daan muna ako dito sa sacristy ng isa pang simbahan. Kasi kukuha ako ng mga gamit ko sa bit. Ayan, may security code kami para hindi pasukin. Guys, welcome to the Ave Maria Chapel. Ito po ang chapel ng St. Joseph College of Albany. Nagmimisa po ako dito every Wednesday para po sa patron namin, St. Joseph. Pero for today, we're doing on Friday kasi mag-isa lang po ako at wala si Father Beans. Okay, time check. It's 9 o'clock in the morning. Balik na tayo dito sa St. Joseph Church. Kanina nagpunta tayo ng school, nagpunta tayo ng Holy Family Church. Dalo po kasi talaga simbahan namin dito na ina-administer. Yan, dito na. Back na tayo sa St. Joseph Church. Ayusin ko naman ang mga gamit para sa Holy Hour. Kanina napakita nyo, kanina umaga, maaga ko itong binuksan. Pero ngayon medyo umaaraw na. May araw na pero kita nyo, balot na balot pa rin ako kasi malamig. Ayan. Ayusin natin ang gamit para sa Holy Hour. See you guys. Welcome to our sacristy. At tayo po ay tinutulungan ni Nanay Gloria na isang Pilipina na nagbo-volunteer sa sacristan. At saka po si Nanay Cirilla, volunteer lamang po silang tumutulong sa atin. Panginoon, salamat sa biyaya at tinawag mo akong maging iyong pari magpakailanman. Amen. Okay guys, after saying our prayers before the Blessed Sacrament, staying some minutes with the Lord and praying the Holy Rosary before the Blessed Sacrament, it's time for me to come naman sa office. Kasi nga dahil nag-iisa lang po ngayon, wala si Father Vince, punta muna tayo sa office. Welcome to the parish office of our parish, Holy Family Parish. This is New Compton, the office. This is just here at the roundabout of the town proper of Albany. Ang address po namin ay 154 Aberdeen Street. Kaya kung kayo magpupunta dito, kung kayo mag-mail sa akin, yan, 154 Aberdeen Street. Welcome to the New Campfield. Kita nyo ga? Old na old itong aming opisina. Kita nyo naman. Oh. Oh. Welcome to New Campfield. Catholic Diocese of Bunbury, Oblates of St. Joseph. Siyempre, nakasarado dahil winter. Baka lumabas ang heater. Welcome sa aming secretary. Kita nyo ga? Pilipino ang aming secretary dito. Ha? Yan. So guys, dito ho, sa Western Australia. Kung sa atin sa Pilipinas ay may sambuhay, dito po, ang parish ang nagpo-provide kasi meron po tinatawag na parish bulletin. Yan, o, Corpus Christi. Yan. Normally po, ang gumagawa ko dito ng reflection, pero ngayon, compiled lang. Hindi ako gumawa ng reflection ngayon kasi gusto ko munang explain sa kanila ang Eucharist. Yan. So, ganito po yan. At siya po ang gumagawa, ang ating beautiful secretary. Ayan.
yan. Hindi nilalamin. Hindi siya nilalamin. Kasi po, naka-heater kami dito. Kita nyo. Yan ang heater, kaya hindi nilalamig. Anyway. So guys, after our little office works, na bumisita lang naman tayo doon kasi baka may mga kailangang pirmahan or what, eh, dalaw muna tayo sa may sakit. Magdadala muna tayo ng Body of Christ sa may sakit. Ano po? At babalik ulit tayo pagkatapos noon dahil mayroong misa ngayong alas 12. At syempre, i-close natin ang Blessed Sacrament of Adoration. Okay guys, kasama ko ngayon si Lola Epps, ang napakagandang Nanay Epps. Siya po ay Filipina na talaga namang mapagmahal na kaibigan at kapitbahay. Lagi namin pinupuntahan dito si Andy Bunny. Andy Bunny na po, no? Para dalhan ng Blessed Sacrament. Ayan. Ang asawa po ni Nanay ay ano din, Australiano, pero nauna na. Okay, we just finished our 12 noon mass and I just have to go to the office because I have two phone calls. One phone call is for anointing of the sick at the hospital, 2 o'clock later this afternoon. And there is another man who would like to see a priest because he said he's leaving Albany and he would like to talk to a priest first. Well, baka papamanahan ako. Sana nga, akala mo ganun eh, no? Hindi. You know, these people, gusto lang nila ng kausap. Lalo na yung mga matatanda. Alam nyo ga po dito. Itong Albany, maraming mga parishioners dito matatanda. They just want someone to talk to. Ano? Ayan. At yun ang isa sa apostolate dito. I'm apostolate of listening to the older people. Ano, kahit pa ulit-ulit ang alam kwento. Sige lang, pakinggan natin. Kasi baka si Kristo ang nangungusap sa atin. So guys, kasama ko ngayon ang mga babae ng Jerusalem na napadpad sa Albany. Yan. Babae ng Jerusalem na napadpad sa Albany. Kita nyo naman, no? At yan na nga po ang treat nila sa akin ngayong anniversary ko. Peace and chips. Yan na, dito po tayo sa home care. Ito po ay kung sa atin dyan sa Pilipinas ay Home for the Aged. Nandito po tayo. Nakakalungkot na may tumawag sa atin para magdala ng viaticum. Yun po yung last sacrament para sa dying woman. Oh guys, galing na tayo sa Clarence State. Across the street. Ito, yan lang. Yan yung hospital. Welcome to Albany Hospital. Albany Health Campus. We are here to give another viaticum and the final rite sa namamatay. Ito yung isa sa mga pagkakataong pinagpapasalamat ko sa Diyos na ginawa niya akong pari. Sapagkat nagiging daluyan ng biyaya, pag-asa, lalo tigit sa mga may sakit at mga matatanda. Ngayong araw na ito, nakatatlo tayo ng dinalaw. But I'm just grateful to God again for making me a priest. Sa wakas, naka-uwi din. Alas stress na, no? Ngayon lang tayo uupo, magpapahinga sa ating favorite upo ako ito eh, habang nanonood ng Showtime. Alam nyo, talagang nanonood talaga ako ng ano, ng Tagalog para hindi ko makalimutan ng Tagalog. Well, guys, dahil mag-alasing ko na, magsasarado muna tayo ng simbahan. Ito yung maganda ng ano, ng araw. Mag-alasing ko na. Kaya, sarado muna tayo ng simbahan. Pagkatapos kong maisara itong simbahan na ito, ay maglalakad muna tayo sa Middleton, yung paborito kong lakaran. Pagkatapos na maglakad, mag-gym tayo. Ay, kita nyo ganun, tumataba na ako eh. Sarado na. Good evening, Lord. Sasara ko na po ang inyong bahay. Sara natin.
Yun. Ayan. Buksan na lang ulit natin bukas ang umaga. Kaya nga guys, dahil alas 5 na ng hapon, medyo kailangan pa natin magpapayad pa rin. Maglalakad tayo dito sa Middleton Beach. Ayan, meron dito kasing ano eh, yung parang nilalakaran siya na more or less ay mga, kung di ako nagkakamali, mga 5 kilometers. And kapag nilalakad ko siya, normally dito ako napunta paghapon, 45 minutes to 1 hour. Depende sa bilis mo. And dyan tayo pupunta. Ito niyan, yung pathway na yan. Dyan tayo pupunta. So guys, ito ang aking paboritong tambayan dahil na halos mag-isa lang naman ako lagi dito para hindi ako malungkot. Kasi at least dito marami ako nakikita mga tao na naglalakad dito. Talaga namang may inspire ka sa ganda ng kalikasan, sa ganda ng panahon, sa ganda ng makikita mong dagat, bundok, paglubog ng araw. What a beautiful place to relax after a very, very tiring day. At dito ka na lamang makakapagnilay ng lahat ng nangyari sa buhay ko, bawang maghapon, at kung ano yung mga gusto kong planong gawin pa sa buhay ko sa mga susunod na taon ng paglilingkod bilang pare ni Kristo. Tawag tayo naglalakad, tawagan muna natin si Mother Earth. Kung nasaan na. Tawagan ka sa Pilipinas. Hello, Mother Earth! Hello na! Kumusta? Tingnan namin, galing kami sa piyestahan. Basta may piyesta? At yun na nga po, bago matapos ang ating araw na ito, ito po laging aking nakasanayan 3 times or 4 times a week. Ako po ay nagpupunta ng gym dito sa Snap Fitness kasi talaga naman po kita nyo naman. Paano ka naman hindi tataba ang pari din eh. Kaliwat kanan ang imbitasyon. Ano ho? Ayan, to end our day, punta muna tayo sa chapel, magdasal, magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang naganap sa buhay ko. Maraming maraming salamat Panginoon sa lahat ng iyong patnubay at gabay. At sa mga nanonood dito, sila rin naman po ay inyong pagpalain. Muli po, maraming maraming salamat. At ito po si Father Joel. Salamat sa pagdarasal at palaging pagsubaybay sa ating vlog. God bless!